Today, we're going to the Bonifacio War Tunnel, the most forgotten historical place of all time. Pero ang teori na iba dyan, sir, na may simbahan sa taas niyan. Sa ilalim ng matataas na gusali ng Maynila, meron itong natatagong buhay na kasaysayan na unti-unti nang nililimot ng panahon. Ano po yung natatandaan niyo po sa Bonifacio War Tunnel? Yan po kasi yung mga pinagtaguan ng mga Hapon noong panahon nila. Dati hindi ganun kasipi kasi may, aywan ko ah, sabi nila may lumabas na ahas. Ganun. Inahuli na rin kasi dyan na minsan ang ahas na malaki, siguro mga 7 feet, ganyan. Agad kami nagtungo sa pinakamalapit na entrance ng tunnel. Sinamahan nila kami para muling puntahan at tingnan kung kamusta na kaya ito ngayon. Alright guys, so binubuksan na. Ito yung tunnel. So dito maliwanag pa. Pero pagdating sa loob, sobrang dilim na daw doon. So, akin na sa carpet, okay. Dito na ito yung tunnel. Maputik yung lugar kaya medyo delikado. Sa gitna lang pwede dumaan dahil medyo matigas ang daan dito. Sa magkabilang gilid naman, malalim na putikan na at posible rin na kumunoy daw ito. Crystal. Mga crystal na dito. Dito lang yung part na naka-renovate. And din dyan dun sa ibang part, hindi pa na nare-renovate kasi hindi pa binibigyan ng jurisdiction na payagan na gawin ko. Respond. So yung entrance natin ngayon ay nandito tayo sa Barangay Pembo, malapit sa Taguig. And kapag binaybay mo yung buong tunnel na to, eh merong 2.4 kilometers. So this tunnel was built by General MacArthur together with his troops at kasama yung mga kababayan nating igurot noong panahon ng 1941. Ginawa itong bomb shelters, headquarters at stockroom ng mga sundalo. Pero dahil natalo ng mga Hapon yung mga Amerikano noong panahong 1942, eh napasakamay ito ng mga Hapon. Pinangalanan to ng mga Hapon na Sakura Heiei, which means Cherry Blossom Barracks. This tunnel was really historic kasi dito rin nagtago yung leader ng mga Hapon dati na si Tomoyuki Yamashita. Pero pagdating ng 1944, bumalik yung mga Amerikano at nabawi ulit nila itong tunnel na to. Nabawi ang tunnel at ginawa na lang itong tunnel na to ng AFP na imbakan. Imbakan ng mga gamit nila, pandigma. Pero totoo ba kuya na may mga ano din dito? May masasamang loob? Hindi. Ano ko sir kasi na in-inspect to, wala naman talagang gano'n. Kasi nilinis to ng The Armed Forces of the Philippines. Kumbaga, inayos bago ginawa ng geoscience na inspection nito. Kaunting to yung lupa pala ang nalalakaran namin at maya-maya lang, bahana naman ang daan. Pero malinis yung tubig nun. No? Oo sir, galing to sa main road na Masipay. Ito yung part na sinasabi na pinamalalim na area. Dito yung lulubog na talaga. Ito yung hindi natapos na gawin nung panahon na bumalik yung na Amerikano. Puro tubig na talaga to. So ito yung sumunod pa na nilang project kung bumalik sila noong 1944? Oo sir. Kaso hindi na natapos. May dulo ba? Habang naglalakad kami, kapansin-pansin ang mga water crystals at mga bakas ng piko na ginamit para magawa ang tunnel na to. Merong part dito na nirenovate na rin ng government. Tinry itong i-renovate ng mga barangay na may mga sakop dito pero hindi matuloy-tuloy dahil hindi pa nagkakasundo sa plano kung ano ba ang gagawin dito. Parang pinahan. Kasi yung mga kwarto na lagay ng mga gamit. Ito yung may daan din dyan sir. So, ito yung mga kwarto ng tunnel. May mga kwarto-kwarto dito wherein dito nila tinago yung mga kayamanan, armas. Ito, hagdan pa nagawa nila ito, kuya? Oo, sir. Oh, shit. Pero ang teori na iba dyan, sir, na may simbahan sa taas niyan. Hindi ako nagkakamali. Sa gilid nga ito ng kalsada, nandun sa may sidewalk. Oo. Yung daan, yung opening. Sibin mo, sa tinatayuan natin ngayon, dating tumayo dito si MacArthur tsaka si Yamashita. Ito yung mga kwarto, no? Oo, sir. Sa loob ng tunnel ay may 32 rooms at posibleng higit pa. Kaso ang malungkot na nakita namin ay sa ibang parte ng tunnel na to
ay binandalis mo na ng ibang mga taong pumapasok dito. Kaya dapat lang kung hindi pinapapasukan ito pag permit eh. Oh, grabe mga kwarto. Sana may nakakapanood na admin ng ano, alam mo yun, sa government, tourism, na makita nila na sobrang laking opportunity nito sa turismo ng Pilipinas. Kasi yung World War II dito naganap and nasa atin yung tunnel. Nasa atin yung tunnel na ginawa ni Yamashita, ni General MacArthur, and sobrang laking tulong nito sa turismo ng Pilipinas. Kung ito, may hagdan. Nakikita mo na yung hagdan, pataas na tayo, papunta na tayo sa Pepto. So ito yung puro, ano? Barracks nila. Yung feeling dito guys, hindi, wala na siyang hangin. Mahingit na talaga. Mahingit na talaga. Ganito pala yung feeling kapag nakalibing ka, ano? Puta, mainit talaga. Akala namin mas maganda ang makikita namin sa taas dahil tinatawag itong explored portion at inaasahan naming malinis na ito. Pero pag-akyat namin, so tumambad sa amin ang napakaraming basura at daig pa ang basurahan sa baho nito. Ito yung sinasabi sir na daan dun sa Pepto. Ito yung na-renovate na na part. Ayun, na-vandalism lang. Akala namin basura lang ang aming makikita. Laking gulat namin nung may nagsalita na bawal daw dito. Bawal dito. Bawal dito. Bawal dito. What? Isip po kayo. Taga barangay mo kami. Pinababatik ako dito. Pinababatik ako dito tayo? Chip na market-market po. Yung chip na market-market. Barangay Pembo po. Po. Bakit na dito rin? Eh, parang tinanong ko mga yung bahay po ba? Pero pinayagan ako po ko. Na? Pinayagan ka, sir, ng chip ng market? Sa Metato. Sa market. Sir, ba't ganito naman nangyari dito, sir? Sa buong kaya, pala. Kaya nga po, sir, mayroong ano, buong sa buong pala. Tabong pa nga ng aso, sir, hindi ko lang nahuli. Pinayagan kayo na? Ako lang po, sir. Na ano? Tingnan po. Kasi yung alam ko yung bakal sa may taas, tinawag po ng tigap ko sa pulon. Kasi may nagpunggal ng bakal. Yung dito, to, itong hagda na to? Oo. Ilang years tayo nandito tayo? Kasi na po, sir. Mga tatlong taon na kayo dito? Apo. Pero dati, sarado po yan. Sarado po yan, may malitang butas lang. Kaso, may nagtanggawang kumuha ng bakal. May nagtanggawang kumuha ng bakal. Ginoon lang, sige po. Anong pangalan niyo po? Tagasan po kayo? Tagasan po, tagasan po. Pero dito na ako ng mga lakal hanggang sa nakilala po ng tiga-chip na market. Okay pa naman, sir. Pagdating dito. Apo. Ito ba yung daan sa pa-market-market o dyan pa? Wala na po, sarado na po dyan. Balon na po dyan. Balon na po. Tapos yung doon sa may kanan, sinarada rin po. Akala namin siya lang ang nakatira dito. Pero mas nagulat kami dahil dalawa pala sila. Balik ang balakalok, ikaw lang ang mag-isa dito. Opo, kami ka lang po yan. Balik na po yan. Nangangalakal po ng basura po. Balik yan, nangangalakal po ng basura. Pero pre-bantay lang po ko. Ilan po kayo talaga dito sa loob tayo? Ako lang po, pinayagan ko lang po yan. Ito po yung balon po. Hinanap po ba yung balon? So tingnan nyo nga naman guys yung nature. Sa may mga tao, bangon talaga. Pero yung part na walang tao, walang amoy. Nakikita ko yung napakagandang turismo rito. Kung na-develop tong mga to, sayang. So dito sa part na to, merong balon. Hindi ko alam kung anong klaseng balon, kung balon baka tubig. Sobrang lalim po yan. Mga dalawang kostilyano po. Mag-address po kayo. Okay na lahat ng... Sir, distansya na kayo sir, baka... Mag-address po kayo, baka ang dati ng gasolina. So ngayon pabalik na kami sa pinanggalingan natin kasi dito restricted area na daw. Tapos baka hanggang bewang na yung tubig. Kaya hindi na tayo allowed. Pumasok. Habang ina-explore namin ito, halong tuwa at lungkot ang naramdaman ko. Tuwa dahil sa ating bansa, mayroong ganitong lugar na kung iisipin mo, malaking tulong sa ating ekonomiya at turismo kung madedevelop to. Lungkot dahil parbang ang lugar na to ay unti-unti na lang nililimot ng panahon. Pinamugaran na to ng mga homeless na tao and according rin sa barangay, eh may mga tumira na ditong holdoppers and for a person to go inside ng walang kasamang otoridad, delikado. This place is really wonderful and I hope sa future, 10 years, 20 years from now, ay maging accessible at maging isang tourist spot para sa ating bansang Pilipinas.
We stayed up till the morning. Talking till the first light of dawn.